Welcome to my channel. Please subscribe with notification on. More video is coming. Thank you. So, yan mga katropa, meron na naman tayong bagong issue ngayon mga katropa ng electronic parking brake mga katropa. So, bibigyan ko lang kayo ng idea para kung sakaling ma-encounter nyo, meron na kayong guide. Basic lang mga katropa yung... So, bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na yung mga subscriber, YouTuber, viewers. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, yan. Mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell. Hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong content. Kahit mga basic lang to mga katropa, baka sakaling makakuha kayo ng idea. So, shout out sa mechanic group, yan. Lalong-lalo sa ating admin, kay parang Janjan, kay parang Louis. Sa mga ibang group admin, yan. Shout out sa inyo at sa inyong mga member, mga katropa, yun. Ayan, sa mga nag-o-comment na nagpapa-shout out, shout out sa inyo mga sir. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. So, yun nga, yung issue natin ay electronic parking brake. So, i-share ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea at bibigyan ko kayo ng diagram. Isasama natin dito sa video mga katropa. So, let's go. So, yan yung kanyang issue mga katropa. Yan. Nagbi-blink. Tapos nakailaw yung isang P, naka-orange. Tapos pagka ganyan na yung trouble mga katropa, kahit na i-reverse natin yan, yan, kahit dito nga nagbi-blink, ayan mga katropa, pag ni-reverse natin yan, hindi siya magre-reverse kasi nakalock pa yung ating handbrake, hindi siya ma-release mga katropa. Yan, kasi nga may problema yung either itong switch or module or wiring. So kaya nga meron tayong diagram para ma-check natin yung wiring mga katropa. So sa issue nito mga katropa ay halimbawa, na-encounter nyo to mga katropa or na-encounter ng ating mga katropang customer na may CX-5 na ganitong model. So, yung gagawin nyo para ma-release nyo mga katropa. So, i-off natin. Yan. Tapos, bago nyo i-start mga katropa, i-press nyo to ng matagal. Yan. Press nyo ng matagal, huwag nyo bibitawan. Kaso hindi natin ma-start to mga katropa. Tapos, i-start nyo lang siya. Mawawala siya sa pagka ng brake niya mga katropa sa likod. So, teka, i-ano ko muna mga katropa. I-switch natin. I-start natin. Bibitawan ko muna yung camera. So, yan, i-start ko. Yan, naka-start na tayo. Kung mapapansin nyo, naka-diin pa rin ako mga katropa sa ating brake switch. Yan. Tapos naka-start siya. Nawala na yung ilaw mga katropa. Yan, nawala na. So, i-release ko na to tapos magre-reverse tayo. So, ma-i-reverse na natin yan mga katropa. Ayan o, tignan yung camera. Ma-i-reverse natin. Ayan. Tapos, ma-ipo-forward din natin yan mga katropa. Ayan o, nagpo-forward tayo yan o. Ayan. Kahit na naka-ilaw pa yung P indicator na kulay yellow tsaka nagbi-blink. Yan, once na inop na natin yan mga katropa, halimbawa nag-P na tayo. Tapos inop natin 'to. Babalik na sa pagkakalak yung ating motor sa likod mga katropa. So 'yun. So yung pinaka ano nito, na-check na natin yung wiring harness nito mga katropa. So yun, papakita ko sa inyo mga katropa kung saan yung kanyang, kung paano tanggalin. So hihilahin mo lang itong buo na to mga katropa. Yan. Hilahin mo lang ganyan, puro clip lang yan mga katropa. Tapos makikita mo na dito yung switch. Ayan, ito yung switch nya sa loob. Tapos ngayon, tatanggalin mo tong socket. Yan, tanggal na yung socket mga katropa. So, siyempre yan, nakaganyan lang yan kung ayaw nyo tanggalin ito. So, ngayon, ito yung kanyang wiring.
Ito yung kanyang wiring papunta rito. Ayan, ito. Punta rito. Tapos punta roon sa kanyang module. So, nandyan yung module niya. Ito yung module niya. Kasi ito yung airbag module, mga katropa. Ayan, ito yung module niya. So, na-check na natin yung socket niya papunta sa ano. Yung mga ilang socket lang naman, mga katropa, yung na-check natin. Yung pinaka, ano niya. Ayan. So, ayan yung kanyang... So, ito yung ating parking brake control module. Ayan. Kung mapapansin nyo. So, module, papunta sa kanyang mga motor. Ayan, motor unit. Ayan. Left and right yan, mga katropa. Tapos, ito yung kanyang switch. Papasok sa kanyang module. Ito yung switch yan. So, yung problema nito, mga katropa, ito. Itong switch na to sa release side. Ayan. Ito kasi operation side, ito yung pag nag-ano ka na, pag nag-switch ka na ng EPB, ito yung magla-lock dun sa likod, dito sa dalawa na yan. Ayan. Ito yung side na to, ito yung magla-lock dito sa dalawa. Once na nag-park ka na, ito yung magla-lock side na to, operation side. So yung release side, ito. So, yung release side niya, hindi gumagana, mga katropa, kaya ayaw mag-release yung kanyang handbrake. Ayan. Dito natin, lakihan natin yung release side. Ayan, o. Mapapansin nyo, mga katropa. Ito yung electronic parking control module. Ito yung switch natin. So, ito yung release side. So, ito yung operation side. So, yung sa release side, saksak natin ulit. So, balik natin dito, mga katropa. Yan, balik natin. Yan. So, ito kasi yung ito yung operation. Siyempre, iaangat mong ganyan. Yan. Pag angat mong ganyan, mag operate na yung motor sa likod, mga katropa. Pag diniinan mong ganyan, yan yung release side, mga katropa. Yan. Release, lock, release. Yan. So, yung release niya, hindi nagpa-function dito sa switch, mga katropa. Kaya, hindi siya nare-release. Pero, pag diniinan natin ng matagal na ganyan, yan, diniinan natin ng matagal. Kasi nga, di ba, meron siyang sliding sa loob nitong switch, yung naglalaro. Yan. So, siguro yung contact niya ay hindi na masyadong accurate. So, pag diniinan natin ng matagal, tapos nag-start tayo, start natin. Ayan. Start natin. Ayan, nawala. Napansin nyo. Siguro nag-contact na siya. Nag-release na siya. Ayan. Kasi pag binitawang ko to, okay na siya, mga katropa. Ayan. Magiging okay na siya. Tingnan nyo, bibitawan natin na. Ayan. Pero iilaw yan. Pero, papatakbo nyo siya. Ayan. Huwag nyo lang siyang i-off. Dahil pag in-off nyo, babalik sa dati yan. Ayan. Forward. Forward tayo yan. Ayan. So, pag binalik natin to dito, okay pa siya, mga katropa. Kahit ibalik mo uli sa reverse, magiging okay pa rin yan. Ayan, no? Ayan, nagre-reverse pa rin, no? Tapos, forward natin, okay pa siya. Once na in-off na natin yan, babalik na siya sa problema niya, mga katropa. So, i-off na natin. Ayan. So, yun. Pag-off nyo, maririnig nyo yung motor sa likod. Magpapunction siya. Ika-clamp niya, maglalak. Yan, kusa siya maglalak, mga katropa. So, yun. Yung issue niya ay switch. Switch yung problema nito, mga katropa. Wala nang problema sa wiring kasi nga kung motor yung problema niya, kung motor sa likod, naririnig nyo naman yung ano, mga katropa, naririnig nyo yung motor na nagpa-function, mga katropa, sa likod. Kaya hindi mo iisipin yung motor, hindi rin natin pwedeng pag-isipan muna yung module kasi nga medyo nagpa-function naman, mga katropa, yung ating brake. Ngayon, syempre, ito yung pinakamaliit, ito yung kalimitang nasisira. Ayan, itong switch na ito, mga katropa, kasi nga ganyan. Nakita nyo naman, napaka basic lang ng
switch na to mga katropa. Kaya parang power window lang yan mga katropa, power window switch yan. So yun yung ano yan, itong handbrake switch yan. So yun yung kanyang issue. So baka lang magka ano kayo ng encounter. So ilalagay natin itong diagram natin dito, pipicturean ko tapos isasama natin sa video para magkaroon kayo ng idea kung paano nyo chichikin mga katropa. So yun. So yun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa basic tutorial natin mga katropa. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you in my next video, peace.